Sobrang hirap ba na matupad ang iyong mga matagal lang pinapangarap? Sa tingin mo ba ay hindi natutupad o talaga ang hirap matupad yung mga pinapangarap mo? Gusto mo ba na madali itong matupad at agad-agad itong matupad yung mga ninanais mo sa buhay? Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gustong mag-try. So ngayon ituturo ko sa inyo paano matupad ang ating matagal ng pinapangarap. So tuto pa rin ito ang ating matagal ng pinapangarap. So ito ay isang legit na lagi kong ginagawa upang mabilis na matupad yung mga ninanais ko. Lalong-lalo na kapag may gusto ako sa aking buhay ay talaga namang ang bilis na matupad. Isa ito sa mga nakakatulong sa aking pang-araw-araw. Isa ito sa mga nagpapatupad kung ano man yung ninanais ko. And isang pikit lamang at isang hiling ko lamang, ito ay agad-agad na gumana at hindi matatapos yung araw ko, kundi ay may natatanggap ako. So ituturo ko sa inyo paano natin matupad ang ating matagal na pinapangarap o paano tayo makakaraos sa ating panghanap buhay, makakaraos sa ating sitwasyon na ngayon na sobrang napakahirap na hindi mo na mararamdaman kung ikaw ay sobrang nahihirapan sa iyong sitwasyon kapag ito ay iyong ginawa ay hindi mo na mararanasan na maghirap ka pa. So dito ay pwedeng gawin kahit sino, lalong-lalo na kapag ikaw ay may isang kahit mga kaunting mga ano man yung ginagawa mo sa araw-araw, may business ka ba o kahit na ano, ito ay sobrang makakatulong sa inyo. Ang importante lamang dito is positive ka. Dahil minsan, or kapag ang tao kasi ay negatibong tao, so saka yun, papasok yung mga pagsubok na kung saan ay ang hirap lutasan. Pero kapag ikaw ay positive na tao, kahit pa maraming problema ang darating sa inyo, hindi mo ito mararanasan o hindi mo ito mararamdaman na ma-stress ka, hindi mo ito mararanasan na mag-isip ka dahil positive kang tao. Positive kang tao at may syempre may tiwala ka sa ating mahal na Panginoon kapag positive ka. So dahil ako ay isang positive na tao, kahit na gaano pa karami ang aking mga problema na darating sa aking buhay, ito ay malalagpasan ko na ako lamang mag-isa. Ito ay hindi ko naranasan na ma-stress, hindi ko maranasan na malungkot, dahil alam ko na kaya kong solusyonan at isang hiling ko lamang ay matutupad ito. So ituturo ko sa inyo kung paano ko ito ginagawa upang makatulong naman sa inyo, lalong-lalo na sa inyong pang-araw-araw na kailangan. So dito is, kailangan natin dito ng materialis. So ano nga ba ang materialis na ito? Kailangan natin dito ng dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel, isa itong dahon, isang simpleng dahon, isang dahon na pagkakaalam lang ninyo ay hinahalo sa ating nilulutong ulam, ngunit ito pala ay nagdadala sa atin ng swerte. Itong dahon ng laurel na ito, isa ito sa mga dahilan kung bakit nagbago ang aking takbo ng aking buhay. Isa ito sa mga dahilan kung bakit natutupad ko ang mga pinapangarap ko. So kaya naman, isishare ko sa inyo paano rin swertihin ang buhay ninyo gamit si dahon ng laurel. So kailangan mong gumawa nito na mag-isa. Kailangan na walang nakakaalam na may ginagawa ka ng mga ganitong pamahiin. Dapat ikaw lamang mag-isa and kailangan tikong bibig. Wala kang dapat pagsabihan or ganito yung ginagawa. Pwede mo siyang i-share, ngunit kailangan na natupad mo na or may napatupad ka na para sa inyong sarili. Pero mas maganda na huwag mo nang i-share na ikaw lamang ang nakakaalam. Hindi naman sa nagdadamo tayo sa ating mga kaalaman or sa ating ginawa kung bakit natupad natin ang ating ginawa,
Pero sa kapag ganito kasi na mga gawain, dapat ay tikumbibig lamang ito. Hindi dapat ito sinasabi or kailangan na ikaw lamang ang nakakaalam. So, ngayon, ang gagawin mo, pagkagising mo sa umaga, magsindi ka ng puting kandila. Kahit anong oras, walang problema. And kahit anong araw din naman ito, pwede mo siyang gawin. Pagkagising mo sa umaga, magsindi ka ng puting kandila. Ayun po, puting kandila, kahit na ito ay gamit na. Halimbawa naman kung ikaw ay Katolik, magdasal ka muna, lumuhod ka, humarap ka sa may kandila, and syempre, prepare mo na itong isang dahon ng laurel. So, magdasal ka ng isang Ama Namin, isang Aba Ginoong Maria, and isang sumasampalataya. Ngayon, kapag natapos ka na magdasal, focus na nakatingin sa may kandila. At humiling ka na mula sa inyong puso taimtim. Hilingin mo dito na bigyan ka ng maraming blessings. Bigyan ka ng maraming pera. Hindi ka na mauubusan. Hilingin mo dito kung ano pa man yung gusto mong hilingin. Makapagtapos na pag-aaral ang iyong mga anak. And matutupad mo lahat ng mga kahilingan mo. Matutupad mo lahat ng gusto mo. Makapunta ka sa ganitong lugar. Bigyan ka ng mga blessings na iba't ibang klaseng mga blessings. So, hilingin mo lamang dito, kailangan na galing sa inyong puso ang inyong paggawa. Pagkatapos nito, ito ay iyong sunugin. Kailangan ng mula sa iyong puso ang inyong mga sinasabi. And, ayun po, ramdam po ninyo ang inyong mga sinasabi po. And think positive, pagkatapos nun, I claim it. Amen. So, kiniklaim mo na sa iyong sarili na ito ay natatanggap mo na ang iyong mga kahilingan. So, ikiklaim mo sa iyong sarili talaga and gumamit ka ng dyan upang hindi ka mapasok. Sunugin mo ang dahon ng laurel na ito ng dahan-dahan and habang sinusunog mo ito, sinasabi mo, yayaman ako, paulit-ulit lamang. And kapag abo na lahat yung dahon ng laurel, ay claim it or magpapasalamat ka. Thank you sa lahat ng iyong binigay. So, positive and yung abo, pumunta ka sa labas, kunin mo yung abo at hipan mo. Ilagay mo dito sa iyong palad yung abo at hipan mo doon sa labas sa may inyong pintuan or di kaya sa inyong may bintana. So, ganun lamang kasimple and anytime, any day, pwede mo siyang gawin. Umaga po dapat. Kahit anong oras, umaga po dapat ito gawin. And think positive, matutupad lahat ng pinapangarap mo at hindi ka na maghirap pa sa iyong pamumuhay. Laging tatandaan ang ating mga ginagawang rituals. Huwag na huwag po natin ito. Laging mamadaliin ang mabilisan ka, love. At kung may mga katanungan kayo, huwag mahiya na mag-comment sa baba upang ma-replyan ko kayo kapag hindi na po ako busy. Bye-bye everyone. God bless us all.